muli nating binalikan si Dr. Willie Pabunan kung ano na nangyari sa kanyang aplikasyon sa FDA at pakipag-ugnayan sa Department of Health. Nandito si Dr. Willie Pabunan. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng ating mga manonood. Nagpapasalamat tayo kay kasama Royce na binalikan niya itong antiviral injection ni Dr. Willie Pabunan upang klaruhin natin ng mga bagay-bagay na dapat natin malaman. Kasamang Rose, kailangan din daw mag-submit ang Pabunan antiviral injection ng scientific evidence as part of the requirement para daw dun sa evaluation and approval. Alam mo, step by step, kami, voluntary kaming nagsara ng clinic since April 2 sa order ng Food and Drug FDA, cease and desist order, na hindi pwedeng gamitin ang Pabunan antiviral injection dahil sa kadahilanan na yun nga, kulang na LTO. At submit na kayo ngayon sa LTO? Ngayon, nung ano pa yan, nung April, hindi ako nagkakamali, April 8, patungkol doon sa LTO na yan dahil si doktora ang actually na nadiskartihan doon sa FDA sa Olongapo during the inspection. Online ang application noon, sabi, kaya hindi niya rin masundan. Kaya kumuha siya ng consultancy firm na yun ang mag-process. Lahat ng requirement, yung consultancy firm ang lumakad. Merong nilalaman yung memo or yung stoppage ng paggamit. Dapat, ang tingin ko, ang FDA, kakausapin mismo mo si Dr. Pabunan, ano po bang saysay pagka ginamit natin, halimbawa sabi doon sa stoppage eh, hindi daw pwedeng gamitin yung procaine. Para saan po ba ito? Yung ito po bang procaine, ito po ba yung pampakalma doon sa pagka may masakit sa katawan, ganun po ba yun? Anesthetic agent, yung procaine. Mm-hmm. Yung corticosteroid na dexamethasone, yun nga ang composition ng dalawang, itong biotechnology, dalawang pinagkahalo. Ang question dito is, sino ang nagbigay ng advisory na yun dahil wala naman kumakausap sa akin kahit sinong representative o doktor na authorized from the FDA o kaya DOH. Ano po ba ang content ng dexamethasone? Steroid ngayon na merong inherent na indikasyon component na ito. Ginagamit talaga yan sa anti-inflammatory, binibigay mo sa mga pasyente na mayroong allergy, may kagaya ng asthma or maraming indikasyon yan. Ang anesthetic agent naman, yung procaine, binibigay din as anesthetic agent nga, pampamanhid. Sa pag-combine nitong gamot na ito, doon nagkakatalo na hindi naman yung inherent. Bawat sangkap, doon yung clinic-claim namin na virucidal disinfectant or sterilizing. Ang virucidal, Latin, kaya sa, according sa libro na reference, virus is a Latin word meaning poison, lason. Kaya pag halimbawa, sinabi mo sa tuklaw ng ahas, venom. The nature, yung configuration ng mga viruses na yan, meron kasing specific yan eh. Tinatawag namin na envelope, naked. Yung envelope yan, kinabibilangan ng mga family ng envelope viruses, kinabibilangan yan yung mga kagaya ng mga endemic na sakit dito sa atin. Flu, merong HIV. Lahat kasi yan, sinasabi naman sa libro na wala pang specific na gamot sa kanyang panahon na i-apply sa COVID-19. Pero, ngayon, Doc, yung gamot na yan, ay dati nyo na rin ginagamit. Ginagamit? So, oh, generally. Sa mga agat ng aso. Lahat yan. Sa mga ahas at sa HIV. On the premise na kasi kailangan i-identify mo yung ginagamot mo. Kumaling po sila. Natural eh. Dahil kung halimbawa hindi safe ito, eh ako mismo ang mag-withdraw. Ako mismo ang papatigil ko yung paggamit niyan. Dahil as a doktor, siyempre alam mo yung kapasidad mo, alam mo yung pinagbabasihan mo. Ang problema, kung paano mo i-diagnose. Kung mag-react yung immune system? Merong isang ganun. Ganun nga ang ano nila. Ganun ang kanilang studies na ano. Para in fairness ano naman, merong isang doktor na narinig ko na yung sinasabi niya na anti-inflammatory, tama naman yun. Yung sinasabi nilang na anesthetic para maano yung sakit, tama din po yun. Yung sinasabi ko nga na inherent na po yung mga uses na yun.
ngayon doon sa nakapaloob sa indikasyon ng bawat sangkap. Ang hindi nila nalalaman, which is kagaya ng FDA na wala pang nakiusap sa akin. Sino ang nagbigay ng advisory? Yun sanang gusto kong malaman kung sino yung nagbigay. Para sa ganun, kung doktor siya, may paliwanag ko sa kanya. Merong mekanismo kasi yan. By transformation ng procaine, doon nila malalaman kung ano yung sangkap na yon na siya ang mismong prerekta doon, sisira. Ano ba ang role ng DEXA doon? Hindi, kasi sabi ko nga, mayroon ng inherent na anti-inflammatory. Bakit namin kailangan na i-combine dito sa procaine? Kasi ganito, kailangan merong action nitong dexamethasone para itong local anesthetic na ito, hindi siya mag-act as an anesthetic agent. Iyon ang mag-neutralize doon sa effect niya na anesthetic agent. Ganon. Ngayon, the moment na magkaroon ng napagka-injection yun, nag-combine na sila, ano ang mangyayari sa procaine? Pag sinabing denature kasi, iibahin mo yung ano para it will render the virus ineffective. Hindi na siya pwedeng makapaminsala. Meron ba nakipag-ugnayan? Kayo, nagbigay ng conclusion na hindi pwede. Meron bang isa sa inyo sa na FDA kahit DOH? Yung talagang authority na para may explain ko sana. Ang nakausap namin doon, nasa legal, sabi ni Dr. Agnes. Kagaya practicing OB ako. Halimbawa, pinaghalo ko ang isang gamot, approve yan pareho ah. During normal labor, pinaghalo ko just to ano yung sa pain. Ano po ba yun? Matatawag na compounding. Yung legal, hindi naman siya makapagbigay ng definite na categorical answer. Prerogative ba ng isang doktor na pagbigay siya ng isang klase ng gamot dun sa he find out ng doktor na ito yung sakit niya? Natural, syempre, ang doktor nasa kanya basta ang pasyente after informed consent. Wala naman pwedeng mag-ano dun, mag-question dun eh. Kasi, oo, kasi prerogative. From the scientific point of view, yun nga na ito natuklasan experience sa ibang viruses na kahumahalin tulad lumilinya dito sa COVID. Kung pinilit ko yung pasyente, totoo, hindi ko nakita yung pasyente personally. Batay sa mga pinadala niyang record, history, kung hindi ito ang bibigay ko. Kagaya ng mga dito, yung pagka-voluntary closure ko ng clinic since April 2, ang daming nakikiusap. Kung meron itong gamot na hindi naman nakakamatay. Meron itong gamot na na-invento ng Pilipino, na meron namang gamot na ito na yung pinaka mabisa so far sa aming practice. Na-identify ko na, nasubukan ko na, meron akong pinagbabasihan. Scientific approach naman ito. Bakit ako naman yata ang nagkakaproblema ngayon? Kung nangangano. Kayo na yung tumutulong. Ano pong problema ko na balik sa inyo? Kagaya nito, ginawa sa inyo ng NDI. Warning letter lang, warning letter lang dahil sa advisory na mababaw na advisory na hindi ako na-clarify, hindi ako tinanong, hindi ako ano. Tapos yan, dyan na yan, hindi ako ang sinerban, hindi yun ang lugar na pinalalagyan ko. Nadiskartihan yung mag-ina ko, nandun yung mga pasyente. There's a one popular doctor, para daw mabilis sa FDA ang approval, tawagin natin cocktail of anti-inflammatory drugs itong gamot ninyo. Patungkol kayo no si Dr. Mata. Alam niyo, Doc, sabi ko, isa lang kayo, natatangi lang kayo na kayo receptive doon sa ginagawa naming invention for the past, ano, tama po kayo na yung inyong opinion. Inaral naman itong 30 taon. Papasalamat ako sa iyo, Dr. Mata. Kung halimbawa, merong pagkakataon at ako'y kami, i-explain ko sa inyo, malamang chances, procaine, which is the actually, ito yung pinaka-main, ito yung pinaka-active ingredient nitong formula kung bakit siya claim namin na antiviral. Anytime po, nandito ako, confined. Mga dengue patient. Marami. Yan nga po, ano. Si at dito ko ipapakita sa inyo na hindi kailangan i-confine ng isang pasyente, lalo na kung sa stage na early detection, early diagnosis yung pasyente, nandun po kasi it will involve kahit anong sa anong viral disease. So, ano gusto nyo mangyari doon sa tawag ng gamot na yan? Antiviral. Okay. Antiviral ito. Hindi ganun kadali itakel o pag-usapan ang isang medical issue. Nag-apply ang isang scientist doctor na gusto niyang iparecognize sa inyong tanggapan. Bakit yung trato kulang? Hindi ho ba mas maganda kung nag-apply, binasa, at kung may duda ka, kailangan ipatawag mo yung nag-apply to explain. Ito pong COVID-19 eh. Kung hindi natin i-entertainin yung nag-apply, sana doon sa hanay po ng
nagtetest na ng mga gamot, eh mapabilang ito pong pabunan antiviral injection. Daang bilyong piso na ho ang ginagastos natin para lang isalba ang ating mga kababayang Pilipino na huwag mahawa nitong COVID-19. Sana po naiintindihan ng Food and Drugs at ng Department of Health. Sana mabigyan ng pansin, lalo na kay kagalang-galang minamahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Kami po ay voluntaryo nagsara nitong clinic dahil saka yun po ang order ng FDA, DOH. Sa loob po ng mahigit 2 linggo, napakarami pong nagmamakaawa sa akin. Tinanggalan po ako ng baril, tinanggalan ako ng armas, ay nasa digmaan ako. Wala pong mangyayari doon. So, minarapat din namin talaga na isara na lang dahil anong gagawin ko sa mga pasyente? Lumalabas na pinagkakaitan ko. Yun po ang masakit na parte doon. Maraming umiiyak po sa telepono kung sino-sino magamit nila. Maraming tumatawag, Surigao, Mindanao, Visayas, nandito pong ano. Yun lang po ang akin na kung habang nabibigyan tayo ng hadlang sa paggamit nito, dumadami yung nagsasuffer. Tingin nyo na haras yung mag-ina nyo? Hindi lang haras eh, sobra pa sa haras. So yung amin ang opinion dito, anong iyado po niyo mga kaibigan? Pero syempre, ang panawagan ko sa otoridad ay action na ito. Total, ito naman ang gusto ng ating mahal na Pangulo. Sana ito na hinahanap niya. Para ma-injectionan na rin po ako. Okay. Kasi puro mga reporters lang po namin ang injectionan. At nakikita naman po natin na may panlaban sila. Sa tulong po na ng ating Panginoong Diyos. At syempre, thank you very much, Ninong Willy Espiritu. At kay Dr. Willy Pabunan. At maraming salamat din. Napakalayo ng Maynila sa Zambales. Ano, pinagtsagaan kaming puntahan dito ni nitong aking magandang inaanak, Rose Solano. Maraming po salamat. Magandang pagdating.